So ayun, magsisimula na po tayo magluto ng goto. Yay! Ang hirap mag-edit! So ayun, magsisimula na po tayo magluto ng goto. Si Yay! Magsisimula na po tayo magluto ng goto. Painitin na po natin yung ating kaserola. Yay! Si Ardy nagsisimula na magluto ng kanyang special thing. Ano to? Tofu. Tara na mga bata, magluto na tayo ng lugaw. Hello guys, again welcome back to my vlog. And yes, you're still watching Sunny TV on YouTube. So, YouTube? So ngayon, ang gagawin naman natin ay magluto tayo ng lugaw. So ayan, first time ko magkaroon ng vlog about cooking. So samahan niyo ako and tara, lika sa aming kusina. Kusinang magulo. Ayaw pa. So ayan. Ito ang aming flat. Medyo magulo. Meron kaming nag-shake si RJ ng ano, melon shake. So, let's go sa ating CR. CR, let's go dito sa ating kusina. So, ayan, possession na sa aming magulong kusina. Hindi pa kami nakapag-general cleaning ulit. So, meron tayong, ito yung mga ingredients na gagamitin ko. Wow, lakas baka cream show. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng lugaw ngayong gabi. So supposedly dapat ito ay may malagkit na bigas, pero ito, normal na bigas lang yung ginamit ko. Tapos, ito yung ipabangot natin. Bangot o ilalahok, kasi bangot bicol eh. So, lalahok natin ito. Manok. Drumstick lang yan. Then meron tayong dahon ng, ano ba to? Dahon ng, ano to? Dahon ng sibuyas, pang tatis lang natin yung pag natapos natin lutuin. Then meron tayong luya, konting sibuyas, and then bawang. Bagbitin mo rin ito. Tapos may nagpapapanggit din, may gusto rin gumawa. Ito pang toppings din niya to. So ayan, tofu. So ayan yung mga gagamitin natin mamaya o ngayon sa pagluto ng lugaw. So tara, simulan natin magluto ng lugaw. Hindi ko alam kung saan ako titingin dito. So simulan na po natin ang pagluto ng ating... Medyo mainit lang kasi nagluluto siya ng tofu. Una, maglagay tayo ng... Wala kaming oil eh, kaya olive oil na lang muna. Magigisa muna tayo ng manok, ng bawang, sibuyas. Nag-inala yung fire natin. So ang totoo, nung nag-Saudi ako, doon lang ako natuto magluto. Kasi dito, nag-claim ko sa mga pagkain Pilipino, pero wala namang magluluto sa'yo. So ang tendency, lutuan mo yung sarili mo, di ba? Kahit hindi masarap. At least, paunti-unti natututo kang magluto. So malaking bagay din na nakapag-abroad ako, kasi doon ako mas natuto, mas tumayo sa sarili kong paa, natuto akong maghugat ng pinggan, natuto akong maglaba, natuto akong mag-ayos ng aking damit na sinampay. Pero isa lang yung hindi ko natutunan. Mag-plancha. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natututo mag-plancha. So, ayun. So, habang nagluluto, magkwentuhan tayo. Magkwentuhan talaga. So, yun. Lagay natin itong sibuyas. Hindi po talaga ako cook. Pero, mula po nung mapunta po ako rito, natuto na lang ako kasi kailangan kong kumain. Wala namang ibang magluluto sa akin kundi ako. Diba? Kaya, may mga bagay na minsan na natututo tayong gawin kasi yun yung dapat. At wala tayong choice. At isa na ang pagluluto sa wala akong choice kundi gawin. Sorry ha, hindi ko professional ko kaya siguro may mambabash or may mag-unlike ng video ko, pero ang sa akin lang is parang wala lang, just to satisfy my cravings. So magluluto ako kahit hindi na naman ako marunong magluto talaga. Pag-chatagan ko, good thing nandiyan si ano, si Sanjo Barudren, basta si Sanjo, yung
Yung nasa panlasang Pinoy. So yung mga lutong alam ko is paulit-ulit lang, minsan adobo, adobong gizzard. So dito pag nagluluto kami, yung pangmaramihan na. Kasi para pwedeng initin bukas, nag-aabot ng tatlong araw. So mga pangat yung ulam namin dito. Kasi nakakatamad. Nakakatamad magluto. Minsan pagod ka na pagdating mo ng bahay, ito na lang kumain. And yun, good thing may mga pagkain natitira, which is, doon naman sumasarap yung pagkain, di ba, pag natitira. So, ang manok na gagamitin ko dito is, ito. Tapos, siguro nalagyan ko ng konting patis, para medyo magkalasa na yung manok natin. Ay, ang dami! So, ayan. Medyo amoy tinola na siya. Hayaan muna natin sipsipin ng manok yung patis para magkaroon siya ng lasa. So, itong lugaw na to, naaalala ko na pag may sakit ako dati, nandiyan si mama magluluto ng lugaw. So, it's good thing din na maalala ko siya ngayon kasi Mother's Day na. So, happy Mother's Day sa lahat ng mga dakilang ina natin dyan sa buong mundo na walang sahod na bibigay ng pag-aaruga at pumumahal sa atin mula nung bata tayo hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila. So, maraming salamat po. Happy Mother's Day po kay mama at sa lahat po ng mga nanay-nanayan ko dyan na patuloy na nagmamahal sa akin at nagbibigay ng advice. So, happy Mother's Day po. Ngayon, tapos, pag may sakit ako dati, hindi siya nag-worry kasi alam niya na malakas pa rin ako kumain kahit may sakit ako. Which is totoo, marami akong pinapabili lagi sa kanya na napapabili ka ng spaghetti, ng lugaw, tapos siopaw, tapos maya-maya bibilhan niya na rin ako ng Royal. So yun, diba? Diba nakakamiss yung magkaroon ka ng isang nanay? Kasi parang she can give you everything you want. And at the same time, papalakihin ka niya ng tama. Didisiplinahin ka niya. And ayaw niyang masasaktan ka at sasaktan ka niya. Although, part ng pagpapalaki sa atin ay napapalo tayo, napapagalitan. Pero behind that, syempre, mas masakit sa kanila na nasasaktan nila tayo. Kaya yan. Kaya patuloy po yung pagsaludo ko sa lahat ng mga magulang lalala na ngayon, especially dahil Mother's Day, araw po ninyo itong nanay, mama, mommy. So, happy Mother's Day po ulit, ha? So, pag gano'n na, medyo kumakapit na yung lasa, siguro it's time for us na lagyan na natin itong bigas. Yeah! Lagyan natin ng sabaw. So, ngayon, damihan natin ng sabaw kasi mamaya, mawawala rin yan. Sisipsipin siya ng bigas. So, ayan. Mas maraming sabaw, mas masarap. Kasi hanggang bukas, meron kang sabaw na magtitikman pa. Ando? So, ano yung luto na nagpapaalala sa inyong nanay na ginagawa niya? Tapos, pag nakita mo yung pagkain na yun, maalala mo, ah, ganon din ang mga luto ni mama. Nakaka-miss. Sayans! Hayaan muna natin siyang maluto. Oh, nauna pa yan kasi sa tofu. So, hindi ko alam kung cooking show ata ito. Few minutes later. So, ayan. Kumukulo-kulo na siya. Tikman natin siya kung anong lasa. Kaya na nga pala nilagyan ko rin siya ng asin tsaka pamita. And then nilagyan ko rin ng Nor cubes. Ah! Sarap! So yun, narinig niyo yung background ko. Prayer time nila yan ngayon. Kasi nga ngayon ay Ramadan pa rin.
Siguro dadagdagan na natin siya ng konting tubig para mas masabaw yan. Wow! Look at that! Woo! Hintayin na lang natin maging malambot yung kanin or maluto yung kanin. Then, yun. Pwede na siyang kainin. Tapos, itong toko ni RJ, sa tagal niya, maluluto na yung lugaw ko. Ito pala yung nagagawa niyang tokwa. Wow! Kinain ko pa yung kapura. A little later. So ito, luto na yung ating goto. Natry na natin siya doon. Then, i-prepare ko na yung ating pagkain. Then, ganun na sa aming magulong. Sa inan. So ngayon, titikman na po natin kung ano po ba lasa ng ating lugaw. Halika na. Bye-bye na muna. Salam and Ramadan Karim. Bye-bye. Ingat!